Yun. Unang salpak. Ay, work grabe agad. Ay, walang basta yun. Nasa jeep lang ako dito. Oo nga eh. Balit na ano naman ako eh. Oo nga, meron nga. May claim tungkol sa'yo eh. O sige, ano ba yung claim na yan? O gusto mo marinig ha? O sige, ito. Parang ayaw ko marinig nung bibisit ako lahat. Kailangan mo marinig. Ano video ba siya? Wow, nag-video pala si ano ha? Oo, nag-video. Hindi, teka, ito. Ito, oh, ready ka na ha? Oh, ito. Oh. Ano, si meron pa si Merk daw, di mo daw tropa. Oo, oh, yun ha, yung tanong. Oh. Noon, kasi noon pumupunta dito yan. Kasi pa, ano, naginagamit ako para siraan si MV Jonah. Wait, bago ka sumagot, Merk. Pa-play muna natin to. Sabi ko, check ko nga yung mga dating konbo namin ni Nico David. Bored ako kanina, chine ko. Siguro ano, mga 4 times niya akong nayayang mag-collab. Based may collab daw kayo eh. Hindi ko nga alam eh. Basta kayo alam mo, inisip ko, may collab daw kami. Ang tagal ko nag-isip, wala talaga akong matandaan na nag-collab, wala talaga. Baka meron kaming collab sa panaginip niya, baka mamaya nag-macho dancer ako doon, gumagano'n ako doon. Nag-a-adonis ka, no? Baka mamaya, naisip niya ako yung nilalagyan niya ng pera sa brief, ha? Ito, may inano siyang video dito. Ano yan? Tingnan natin, ha? Ito. Bago natin ituloy yung sinasabi niya ngayon, may pinapakita siyang video eh. Ang video? Saan mo yan? Ito yung una kay MJ. Ito kay MJ tumamaya. Ayan, kay MJ yan eh. Ayan. Oh, yan daw. Baka magkasama sila sa sasakyan. Baka yun yung gusto ipakita dito. Tingnan nyo, meron pa dito. Oh, ito pa. Ay, sa'yo. Oh, ito sa'yo. House visit featuring Merk and KF ba yan? Wait lang. Ito eh. Ano bang ito ba para sa kanya? Ang collab ba sa kanya ay nagpunta ka tapos kunwari nag-video ka ng 5 seconds or nag-feature kayo? Kasi para sa akin kasi pag sinabi mong collab is parang ginagawa natin boss kayo. Nag-guest ako sa'yo as a interview, matagal ako sa'yo kasi meron tayong collaboration. Ayan, hindi ko na talaga matandaan yan. Burado na sa isip ko yan. Hindi ko alam kung anong video yan or kung ano man yan. Pero alam ko sa sarili ko wala kaming collab. Baka siya sa sarili hindi niya alam niya may collab kami pero wala kaming collab. Saka ba't ko siya ikaw collab? Kung kaya ko na ipakita dito lahat ng convo, lahat ng pagyayaan niya sa akin, sinasabi ko lang, oo lang ako ng oo para di mapahiya. Ay, parang, naku, parang attorney libayan niya na parang, para lang hindi mapahiya, no? Oo, kasi, basta yun, para sa akin kasi, parang wala namang issues sa collab at hindi. Diyos ko naman, collab at hindi lang. Pero syempre, baga parang siya kasi, parang alam mo naman si Babo, yun eh, isip bata kasi yun eh. Alam mo yung parang hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa ganyan larangan, tapos ewan mo ba? Basta ako, wala kami collab, tsaka hindi ko naging kaibigan, naging magtropa lang kami. Naging magtropa? Ito, may sinasabi, kasi paano mo sabihin yung ano? Ano, paano mo ito, may sinasabi siya, di ba? Noon, pumupunta dito yan. Kasi naginagamit ako para siraan. Ay, wait lang, basta yun, puta. Si John. Puta. Totoo yun, alam. Oo. Sabi niya, ginagamit ko siya. Oo. Ang dami niyang sinasabi sa akin sa convo tungkol kay Kuya MG pero wala akong sinabi kahit na anong masama kay Kuya MG nasa on. Sinabi ko pa sa kanya na ano, idol ko nga si Kuya MG, ganto. Kasi di mo na ako ganun eh, siya ang dami niyang sinasabi, mga shit kay John, ay Kuya MG, ganun. So ibig sabihin, so tama din yung sinabi ko na katulad ng ginawa niya sa akin, unang usap namin, sinira niya agad si Atty. Libayan, ganun. Ganun, ano siya? Paano ba siya? Si Nico David ay laging hanap kakampi. So, kailangan, pag meron siyang kaaway, kailangan kaaway mo na. Hindi siya papayag na makilala mo yung isang tao, kailangan makilala ko siya sa utak mo, natatatak sa'yo, nakupal siya. Ganun siya. Ayun ang Nico David. Bago sa tingin niya, siya ang hari ng Debang. Ayun talaga yung totoo. Parang lahat, tingin niya, hindi mananalo sa kanya lahat. Lahat. Siya ang pinakahari ng Debang, yun ang tingin niya. So, ibig sabihin, ano yung claim niya na andun ka daw? Andun ka daw para... Hindi, andun ka daw para siraan si Jonah at saka si MG. Ito yan ha. Paano ba? Kunwari, ganito. Kunwari, naandun ako. Tapos, kunwari, magtatanong siya, sila John, ako, kumusta? Kunwari, sabihin ko, di ko alam niya, wala na akong balita sa mga yun, bla bla bla. Ganun lang, kasi una sa lahat. Kay Jonah,
parang possible pa kasi matagal kami nagkasama ni Jonah. Pero kay Kuya MG, ano namang nagsisira kay Kuya MG? Hindi ko nga kilala si Kuya MG. Bago sinasabi niya, andun ako para sila si Jonah. Ano sabi ko kay MG? Si Kuya MG, kung sino-sinong dinidis, ganun. Paninira ba yun? Totoo naman, ginagawa naman niya talaga. Tingin mo maapekto ang si Kuya MG doon. Wala akong alam kahit ano kay Kuya MG nung panahon na yan. So, hindi ko nga alam eh. Ano ba sinasabi niya? Nung, ewan ko ba dyan sa... para lang masabing astig siya, para lang masabing ano siya, kung ano sinasabi. Anong papanira ako sa tao na hindi ko na maralala? Kunwari ko, boss kayo, kunwari lang, tinirangit, anong paninira ako sa hindi naman kita kilala? Yun nga, kasi sabi mo nga, tulfo moments siya lang kayo nagkakilala, yes, diba? Yes, at yung tulfo moments, hindi namin magkaibigan kasi ilang beses niya ako tinira. Ah, okay. So ginamit ni MG yung platform niya para lang doon kayo doon sa issue mo sa tulfo. Yun lang yon. Tapos, doon nga na yung nag-start ng parang, doon pa lang nag-brew yung friendship nyo. Ganun ba? Ganto yan eh. Yung tulfo days, tinitira ako ni Nico David, tapos si Jonah, lumapit kay Kuya MG. Kasi ayoko na lumabas sa tulpo eh. So sabi ni Jonah kay Kuya MG, almost magsabi ako ng totoo. Nag-vlog kami ni Kuya MG, tapos nagkakilala na kami. Yung ano, parang naging okay na kami. Pero yung sabihin mong sinisiraan, parang sinisiraan. Wala akong ano kay Kuya MG, nagkaroon lang ako ng alam kay Kuya MG. Yung nag-ano, parang siguro mga halos years na rin kami. Kasi si Kuya MG kasi, ano yun eh, mailap. Parang hindi siya, wala ka agad malalaman sa kanyang kahit na ano. Parang gano'n siya. Parang mahirap magtiwala si Kuya MG, ayun talaga siya. Para makita mo siya, makakasama mo siya. Pero yung sabihin mong personal na buhay niya, wala kang malalaman sa kanya. Kaya kahit nakasama ko na siya, yung sabihin mong siraan. Tsaka hindi kasi ako ganun eh. Hindi ko, sa totoo lang, boss kayo, hindi ko alam kung ano yung sinasabi rin ni Kuya David na sinisiraan ko si Kuya MG at si Jonah. Kasi doon pa lang, sa time na yun, na napunta ako sa kanya, siguro alas sa punta ko dyan is 2019 or something ganun. Hindi ko pa nang kilala si Kuya MG. Kaya paano ko nasiraan, saan ako sisiraan si Kuya MG? Hindi ko talaga alam. At saka nung time na yan kasi, si Jonah kinasuhan ko way back 2019. So yung kaso kay Jonah pumasok. Yung panahon na yon, wala na akong kahit na anong alam kay Jonah. Kaya ako siya kinasuhan nun. Kasi lagi niya ako sinisiraan sa social media. Gets mo? So kay Jonah, ano pang sisira ako kay Jonah? Si Jonah mayabang. Si John hambog, si John ganto. Hindi naman paninira 'yun eh. Di tsaka ano bago sa normal na sasabihin ko mga influencer. Sa totoo lang basta kayo, ako eh ano, hindi ko alam talaga kay Nico David kung ba't tinan mo. Hanggang ngayon andiyan pa rin siya. Nasa ganyan pa rin siya, wala pa rin siyang kaibigan. Lahat ng tao nagbago na, ako nag-reality show na ako. Andiyan pa rin siya sa debunk niya. Oh, kung sino-sino din ang debunk niya, tapos pag inamon siya ng debunk, nang matitinding tao, hindi siya lalaban. Pero siya ang, 'di ba? Hinahanda lang naman daw niya para pag sumuntok daw tulog kagad. Yun lang naman daw yun. Hinahanda niya kasi nga hindi niya kasi kaya ng biglaan. Kasi kailangan niya muna magsulot ng mga... Ayun ang realidad. Ayun yung hinahanda niya kasi ikaw, kung ikaw ay taong handa at alam mo sa sarili mo, nabuuan loob mo at walang kahit, kung nga, walang makakasira sa'yo, hindi na para maghanda ka pa. So, bakit ikaw handa ka? Oh, kahit anong oras, handa ka. Hindi mo kailangan magsuntok-suntok. Ikaw, handa ka. Yeah. Eh, bakit siya? Pero, teka, may isa akong tanong. Hindi kaya ang sinasabi niya, kaya sinasabing sinisira mo si MG, baka yung tinutukoy niya, hindi yung pagpunta mo doon noong 2019, kundi after ng tulfo? Hindi na kami nagkakontak noon. Hindi na kayo nagkita noon? Hindi na, wala na. Ang pinakahuling parang naging okay kami, hindi naman okay, parang nakakausap. Siguro mo. Hindi ba masaswipe? Tama, wala ba ako pag sinwipe? Sige, try mo. Nawala, wala nga ako. Wala nga. Pero okay lang. Pero okay lang. Hindi, bigyan mo ako ng seconds. Wait lang, check ko. Sige. Tignan pa ito pala, narinig pala ako eh. Kailangan. Oh, rinig ka naman. Ito, December 27, 2009. Ang pinakahuling chat namin, ang sabi niya sa akin ay, tang ina, ayusin mo yung shit natin. Sabi ko, alin shit? Haha, collab. Gusto ko may substance. Sabi ko, ay haha, sige. Gusto ko interview type. Sabi niya, wag, promise. Mas maganda kung makulit tayo. Kaso may matututunan. Sabi ko, ah, sige. Ito, December 27, 2009. Huling convo. Yun ang huling convo? Mm. Pero actually, nakalagay dito, para nakikita ko sa post niya, ito. Nakita mo to? Saan? Yan. Parang nakalagay 4 years ago eh. Malabo yan. Imposible yung mangyari yan. Ah, baka 4 years ago niya lang pinost. Baka gano'n? Pwede, pero yun ang huling convo namin. Kasi 2020, October, natulpo na ako. Ah, okay. O siguro, pwede yung 2020 siya, mga... February, March. Bago ka matulpo, no? Pero 2020 October, hindi na. Kasi yung nawala ako ng 6 na araw noon, sa totoo lang, hindi ko expect na titirahin niya ako. Akala ko, isa siya sa mga natatanggol sa akin kasi kilala niya ako. Kumbaga, kaibigan ko, no? Oo. Tapos,
nagulat ako pagbalik ko, siya pala yung bash ng basha. Tapos naaalala ko noon, first time ko nag-aaral sa tulpo, nagpakita. Eh, nag-post ako, it's time. Oh. Bago nag-comment siya, binabash niya ako. Nakalimutan ko, sinabi niya, pero binash niya ako. Sabi ko, tangin ang baboy na to. Oh, pala talagang puta. Kala mo ano eh, kala mo okay. Basta si... Ako talaga, kung may collab kami o wala, hindi ko talaga alam yun. Pero yung collab na parang ganito, sa totoo lang, boss kayo, ako hindi ako nakipag-collab. Ayan talaga ang realidad. Ako yung kakulab ko lang, si MG, Brusco, si Tony, Toro Family, ikaw. Hindi ko kasi, hindi ako basta-basta nakipag-collab kung nakipag-collab ko. Ako kasi, kinikilala ko muna yung tao. Ikaw, kahit hindi pa tayo matagal magkakilala, nakikita ko sa'yo na okay kang tao. Na hindi kayong pagtalikod ko. Kasi hindi ko tibid kasi ganun eh. Yes, no? Hindi, tsaka tsaka nagkausap na rin muna naman kami ni MG eh. Nagkausap na rin naman kami. So, siguro ito yung sinasabi niya. Ito yung feeling ko, ito yung sinasabi niya eh. Baka ito collab na sa kanya. Hindi. Wala. Boss, iniisip ko na lahat ng duluduluhan ng utak ko. Hindi ko. Ang pinaka naalala ko sa kanya, nagdala ako ng tatlong hamburger. Kinain niya yung dalawa. Nagdala kami ng kwek-kwek ni Lawrence. Tapos ang baho ng kwarto niya. Tapos kada punta namin, pinapalinis niya yung ano niya. Yung timba niyang iniihian, tapos never ko siyang nakitang naligo or basa yung buhok. Tapos kada punta ko doon, ang dami niya kunwari, si ganito, may issue si ganito. Tapos lagi siyang nagno-note sa mga sasabihin niya, ibibidyo niya. Ayun lang. Yun na yun. Oo, tapos meron siyang aso doon sa may labas ng ano niya. Baka yun daw inaamoy mo. Hindi. Ibang amoy ng aso sa ano sa mapanghing kwartong ihin ng tao. Diyos ko naman, di man ako bata. So ano talaga, sa totoo lang talaga, si Nico David ay hindi siya talaga okay, kaya wala siyang kaibigan. Kung siya man ay magkakaibigan, ang gusto ni Nico David ng kaibigan niya ay sunod-sunuran sa kanya. Oh, kaso hindi niya magawa. Hindi, kunwari ganito, Mark, ano ka? Mabigyan tayo ganito. Hindi, gusto ko ganito. Hindi, gusto ko ganito. Mas okay itong ganito. Kailangan yung idea niya lagi na susunod. Walang karapatan yung tao na masunod siya. Kaya hindi na tuloy. Yes. Although ayoko rin may pag-collab sa kanya. Ayoko talaga. Parang hindi rin para may pag-collab sa kanya. Ang dami niyang collab sa, ang dami niyang talagang yaya. Ang dami talaga. Siguro ano, mga isang taon niya ako niyayakag. Ano na, madami talaga magkakaiba. Pero hindi na tuloy kahit ano doon. Well, Boskayo, hindi talaga, promise. Hindi ko alam yung picture kung video man yan. Baka video 5 seconds lang na dumaan yung camera. Hindi ko talaga alam, wala talaga ako matandaan. Hindi talaga, wala talaga. Wala akong matandaan talaga. Teka, baka ang sinasabi naman niya nito is binibigay mo yung hinanakit mo kay MG. Siguro baka ito yung moment na yon. Hindi ako ganung klase ng tao eh. Ito ang kauna-unahang beses na ginawa ko ito sa social media, boss kayo, at sa channel mo. Hindi ako klase ng taong pupunta sa isang channel para maglabas ang hinanain ng iba kasi kaya ko yung gawin sa channel ko. Ang sa akin lang kasi, kaya ako sa ito ginagawa, boss kayo, kasi ngayon nakakita siya ng katapat niya na hindi niya kayang labanan. Ikaw yun. Dinasagot naman daw siya, special daw ako sa kanya. Isipin mo, special daw ako sa kanya. Oo. Oh, ano yan? Hindi, ano yan? Ganito yan. Ang ginagawa nang ngayon, ano yan? Search yan sa'yo. Maniwala ka sa akin. Search yan sa'yo. Ano yan? Baka 24/7, ano kunwari, taga saan ka, totoong pahala mo, kung buhay mo, kumusta yung buhay mo, ano ba yung ganito mo. Kasi pag yung bumanat sa'yo, yung pabalik sa'yo, personal, hindi yung babanat kunwari, yung kunwari, binara mo siya, hindi ko na kaibigan, magkaibigan ko si Mark. Hindi, sabi niya, hindi. Eh ikaw, di ba? Biglang gaganon yan. Kilala kaya si Nico David. Well, 24/7 niya. Sabi ko lang naman sa kanya, surprise me. Ano yan, pagkakilala ko sa kanya, nasusulat na yan ng mga pwede niyang itama, i-ano sa'yo. Ano yan? Kilala ko yung taong yan. Kumbaga, hindi man kami araw-araw nagkasama. Pero siguro, kahit mag-iisang taong kaming naging magkakilala, naging magkatropa, kahit pa paano, nakilala ko na siya. Promise talaga. Tsaka wala talaga siyang kaibigan talaga. Ayan talaga siguro. Kasi walang tumatagal talaga sa kanya. Wala talaga. Kasi hindi siya okay kaibigan. Hindi talaga. Ano yan? Traitor yan. Teka, may isa pa dito eh. Teka, true natin ah. Meron akong video na nandito siya. Ilalabas ko yun, Merk. Antayin. Wala lang. Wala namang issue yun. Di ba wala namang issue na nandun ka? Eto, isipin mo, boss kayo. Pinagmamalaki niya, parang pinapanakot niya pa sa akin na ilalabas niya may video. Ay, ilalabas niya! Nakalabas na nga dati, 4 years ago. Dapat ba? Matakot ako, no? Nako, hindi. Puto, wala naman akong pahay sa kanya eh. Ano bang pahay ko sa kanya? Ang sa akin lang, sinasabi niyang collab. Wala akong alam na collab. Kung meron man siyang video na ilalabas, hindi ko lang video niyon. Tsaka, hindi ko kasi alam kung anong meaning sa kanya ng collab. Kasi para sa akin, itong ginagawa natin, ito ang collab. Hindi ko talaga alam, boss kayo. Hindi, promise talaga. Hindi ko talaga...
well, hindi ko talaga yung sinasabi niya. Tsaka may labas, edi labas niya. Kahit anong ilabas niya, kahit anong sabihin niya, hindi pa rin siya totoong kaibigan or tropa, ayun lang. Hindi siya okay na tao. Kahit anong sabihin niya, sa amin siya nanggagaling. Mabaho siya, pag dinadala siya ng merienda, kinakalimutan niya yung... Ay, hindi raw totoo yun eh. Hindi raw totoo yun, dinadalan mo siya eh. Boss kayo, ganito yan. Lagi daw may pagkain sa nasa nila eh. No, pagkain, wala nga akong kahit na anong punta ka dyan, imbis pa merienda, kaya kapabili merienda. Tapos pag bisita ka, bigay merienda. Pag bisita ka, ikaw dala merienda. Eto nga, yung sa burger, sa hamburger, totoo yung kasi ako kasi lagi akong dalawang hamburger hanggang ngayon. Pag nakain ako yung hamburger, laging dalawang. Eto na, si Lawrence, ako, siya, eh ni apat. Yung isa, eh yung isa nasa may computer niya. Sabi niya, kakainin mo ba ito, Mark? Hindi na, kainin ko na. Kinain niya. Real talk talaga, promise. Totoo. Oh, hindi pa ako mayroon ko, David. Kasi ayun ang pinakatumatak sa isip ko, tsaka yung kwek-kwek. Ayun talaga. Kasi pupunta kami sa kanila, bago sabi niya, Mark, bili naman kayo ng merienda. Basta something gano'n. Parang kahit, di ba bumili kami ng kwek-kwek? Kayo, kinakain namin ng kwek-kwek. Ako lagi nadala sa kanya ng merienda. Bago upasan. Ah, siya pa nagsabi na bumili naman kayo ng merienda? Yung yum burger, ako yun. Pero yung kwek-kwek. Ayun. Hindi ko alam. Siya nagpapabili. Hindi ko talaga alam talaga, promise. Pero sigurado talaga ako, sigurado ako malakas siyang talagang umain, tsaka mabaho yung kwarto niya, tsaka di siya naliligo. Sigurado, tsaka wala siya, sigurado ako doon. Ayun talaga, totoo. Pero dinay niya nagdadala ka pagkain eh. Kasi may pagkain naman sa kanila eh. Ba't wala akong nakikita? Hindi ko alam kung may rep yan eh. Nagputado ko. Ito nga, promise. Ano? Lahat ng punta ko. Ito pa. Sa buti pinaalala ni MG. Mansion daw ano? Bahay niya, sabi nung kasama niya. Totoo ba yun? Ah! Mansion eh, ano lang yan? Ano, parang ito, parang ganito. Pagpasok mo, kwarto, tapos yan. Ayun. Totoo ba? Oo, oh, para siyang ano, apartment type. Hindi siya up and down. As in, para apartment. Yung kwarto-kwarto. Oh, mansion daw eh. Mansion ba? Oo, tina mo. Mansion daw, puta. Nagsabi ka na mansion. Ayan, nag-comment. Ang totoong may mansion. Walang niya ka. Tina mo. In fairness, hindi naman siya nagsabi. Hindi naman siya nagsabi. Mayaman niya, sinigo, David. Alam mo kung bakit, boss kayo. Bakit? Meron niya sariling mundo. Sa sariling mundo, siya pinaka-astigo. Sa sariling mundo, siya yung ito. Meron ang chat sa akin yan. Meron chat sa akin yung ano. Nagalit siya kay Kuya MG. Kasi ano, sinabihan ng pila. Sinabihan ng pila ni Kuya MG dati. Eh, sinabi ni Kuya MG ako nagsasabi. Kasi nakakita ko sa chat namin kanina, parang siyang jowa yung, sige nga, i-screenshot mo nga yung FB ni MG kung talagang di kayo friends. Pero pinasok ko naman. Ano siya? Eto, boss kayo. Si Nico David ay sobrang obsessed kay Kuya MG. Oh, mukha naman. Kaya nga sabi niya. Ayun ang totoo. Sobrang obsessed niya. Kunwari, si Kuya MG tumahi. Oh, idiadibang ko tong tae ni MG. Putang ina, oh. Natin yung tae niya. Tangina, bakit ganito yung tae niya? Dapat yung tae niya. Puta, ganito. Hindi kasi yung magpapakita kay MG. Pakita mo lahat. Hindi, pwede mo i-share yan. Saan ba? Ano, di ba, alagay mo, may nakita kang dots dyan? Oo, anong dito lang i-comment, stream this to your audience, settings cancel. Hindi, ayaw mo lang, ano, share? Hindi, ito yung laptop mo. Yari na. Tatawa kayo dito. Tawa nga ako kanina. Si MG ba naman, napakaloko. Pwede lang maglalag. Ano yung... Natawa ako na sana eh. Pakita mo nga na hindi talaga tayo friends. Ay, walang dagdag. Alam mo, boss kayo, ako naman eh, hindi ko na kailangan magawa ng kwento-kwento. Okay, tapos na ako dyan. Ako eh, okay na ako sa buhay ko. Yan, natatawa lang ako kay Nico David at para kang may kalarong batang puta. Kung ano-anong sinasabi, pinapanakot pa may video, ano, may video daw siya. Di, palabas niya. Puto pa kayo ba sa video? Mamatay ba tayo pag nilabas niya yun? Sabi daw nga, handa na raw siya ngayon dahil kahit saan daw kayo makaabot eh. Handa eh, palagang ka muna niya. Eto na. Wait lang, iyaan ako. Kamaliyotan nila. Eto. Eto pa, para bago ako umalis. Kasi ano eh, salit lang ako eh. Eto. Wait lang ah. Paano ba ito putang ibak? Paano ba ito back? Ibakam. Backam? Yan, sige. Wala eh. Hindi, pwede mo i-join yung sa laptop mo. Tapos i-share mo yung screen na yun. Hindi, wag. Kasi nasa Messenger ba? May mga mag-chat din. Oo, sige. Oo nga. Ito na nga lang. Puta, paano ba ito? Ibak. Wait lang ah. Ito, kapag yung company ko nawawala ako, bago mic, bago chat, ayun puta, nawala ako. Yan mo na, ito na lang. Sige. Ito. Di ko tuloy kita kung kita. Sige, ano, lalakihan ko. Ayan o, December 27. Kita ba? Kita ba? Ayan, kita yun. December 27, 2019. Tang ina, ayusin mo yung shit natin. Sabi ko, alin shit? Haha. Collab, gusto ko may substance. Sabi ko, ay ha, sige, gusto ko interview type. Sabi niya, wag, promise, maganda kong makulit tayo. Kasi, sige, may matututunan. Sabi ko, ay sige, eto pa. Bigla nga. Eto na.
Boss, nakikita ba? Oh, yeah, kita. Baba mo konti, yan. Tangina kasi. Eto, nakausap mo na si Makagago. Hindi po. Yeah. Bakit? Sige. Bakit, boss? May sinasabi na pilay daw ako. Or some shit. Oh, hindi kita, hindi nakita. Ayan, hindi nakita. Ewan ko kung saan nasagap yun. Sabi ko. Baba mo konti, baba mo konti. Yan. Eto, may sinasabi na pilay daw ako or some shit. Ewan ko kung saan niya nasagap yun. Back problem niya. Sabi ko, bakit pilay? Sabi sa akin. Pero pilay is, ano, far off. Ewan sa baba na yan, ha. Naglalakad ka, ewan ko ba, ganito ka to. Wait lang. Ay, hindi pala to yun. Tira mo, ha. Ang dami niya palang topic sa amin si Kuya MG. Ah, doon pala sa isang FB niya, yung kanina. Ano ba naman yan? Pero yung huling usapan nyo, pakita mo lang huli, para kasi may claim siya eh. So yung huling usapan mo nyo muna. Eto, ayan na. Yung collab, eto, yung merong substance. Yun na yun? Oh, wala na. Oh. Wala na. So ibig sabihin, yung claim niya is before, prior. Oo, totoo yan. Hindi, wala akong, hindi ko sinarang sa game dyan. Bago, wait lang ha, alam. Tapos, eto ulit yung, wait lang, summer, naman ako na po sa, tinan ko yung ano niya, yung FB niya may check badge. Nakabla kasi sa akin yun eh. Teka. Kasi naalala ko, wala, hindi ko ma-check. Ito. Para pakita lang din natin. Kasi meron siyang ano dito eh, eto, pinakita niyo yung mga conversation nila ni, ano? Grabe. Ni Kuya MG. Okay, MG. So pwede natin 'yan itali. Pwede natin itali ang usapan na 'yan. Kung kailan 'yung usapan na 'to kasi September yata 'yung nandito eh. September. Alam ko may 2019 din ba dito? Ito na. Sabi niya, "Merk, eto ha. May 24, 2020. Ah, nag-usap pa kami ng 2020 kasi October. October sa natul ko. Merk, may post sa'yo. Merk may pinost sa'yo si Makagago. Ikaw daw ang traitor." Sabi ko, "Saan, boss?" Bago ito, nag-ano siya, post siya. Bago sabi ko, "Ha, bakit ako?" Sabi ko, "Baka hindi dyan ako niya. Sure ka, basahin mo. Sick, Merk. Ano ba yan?" Wait lang. Pag sabi niya, "Anyway, ganyan talaga." Sabi ko, "Hindi ako. Bakit ako?" Sabi sa akin eh. "Eh, di sabihin mo ngayon sa akin." Sabi ko, hindi ko pa nakakachat si Kuya MG. Promise, nagulat ako. Video form, print screen. Haha. Print screen, bro. Pakita mo sa akin. Andiyan, oh, grabe, Merk. Sabi ko, LT promise na tatutuloy ako." Sabi niya, "Ewan ko sa'yo, bro. GG na talaga. Ayaw mo makinig sa akin dyan." Kasi nga, ang binibuild niyang image sa akin ni Kuya MG, pangit. Parang hindi ako si Kuya MG. Yun ang binit mo. Masabi niya, "Ayaw mo makinig sa akin dyan." Although hindi ako yung, hindi ko talaga nakakausap. Bago sabi ko, "Boss, idol ko si Kuya MG, alam mo yan. Pero kaya isang beses, hindi pa kami nagkakachat. Besides, boss, kung sakali magkakachat man kami, never kitang sisiraan kasi naging mabait ka sa akin." Ito yung mga panahon na parang pinapakisamahan pa namin yung bawat isa. Although meron ng lamat kami dito kasi binash niya ako dun sa prank na ginawa ko. Pero parang okay, kumbaga parang hindi kami magkaaway pero hindi rin kami sobrang goods. Parang okay lang ganun. Sabi ko, "You know me." Bago sabi niya, "Hindi mo siya friend kahit sa account mo. Sure ka 100%? Oh, sure ako, bla bla bla. Bago yan, black ka, ayan. Ayun, kita ko sa Rada, boss. Pero mo ba yan, print screen mo nga." Nire-record niya akong screenshot ko tsaka print screen ko para lang So hindi siya naniniwala hindi kayo friends. Hindi. Ayan o, para may ebidensya tayo, naninira lang yan. Ayan o, ang dami niya o. Inilabas niya address ko, masama yun. Pwede ako magdusahasan. Friend mo siya, eto pico. Ayan, mga ano niya. Hindi siya naniniwala hindi kami nagkakausap ni Kuya MG. Na hindi tatdiri kayo friends. Hindi po talaga kami nagkakausap. So nire-record niya ako isipin mo, sinasabihan niya akong kaibigan niya ako. Daw, kaibigan niya daw ako. Pero bakit wala siyang tiwala sa akin? Oo nga, no? Oo nga. Sinabi ko na hindi ko, "Friend, ba't kailangan pa na? Screenshot, video ganito, print screen, ba't kailangan pa?" Pero sinend mo naman. Pinakita ko. So pinipilit niya pala dati pa na friends kayo noon? Hindi siya naniniwala? Kasi hindi niya kaya, si Nico David, hindi niya kaya tanggapin na siya ay may kapansanan. Ayan ang totoo. Meron nga ba? Oo. Ano siya, pag naglakad siya ganito, i-action. Gagi. Ay, i-action. Nakaganto siya, nakaganyan. Ito, nakaganon. Parang yung monster na biglang kakainin mo. So, ibig sabihin, kahit pa nag-usap kayo 2020, bago magtulfo pa rin, pasok pa rin sa sinasabi mo. Kasi ano kami eh, October ko napatulfo, yung convo May. Oo. Yun, dun, siguro last nag-usap kami, tingin ko lang ah, siguro yung mga panahong nagagawa ako kunwaring hiwalay kami ni Idang. Yun, siguro mga August, mga gano'n. Pero after nun, wala na. Tapos napatulfo na ako, tapos hindi na kami okay. Kasi kung ano-ano sinabi niya sa'yo, kung ano-ano ng mga pinagsasabi niya shit sa akin, ang kahinaan ni Nico David ay hindi niya matanggap sa sarili niya na siya ay may sakit. Tingnan mo, sinabi ni Kuya MG, pilay. Nasaktan agad siya. Hindi mo siya pilay, pero ano siya, parang iga-iga maglakad, parang siyang gumagano.
Oo, oh, parang parang talaga. So ano, natural dancer, ganun? Oo, oh, oh, parang lagi may video. Ganun, ganun. Parang kahit parang beat. Parang... Sana sinama nyo kasi sa Bruce ko. Ayun ang ano, ayun ang ano, boss kayo. Kumbaga para sa akin eh, wala eh. Parang, hindi, basta, mga ganun. Kumbaga, lagi niya, sobrang obsessed niya kay Kuya MG. Gusto niya, yung mga nakapaligid sa kanya, sinisiraan niya agad si Kuya MG. Ganun siya. Tinan mo, sinabi niya, sinabi niya, hindi ka nakinig sa akin dyan. Parang, actually, ganyan siya kaya to yung bayan. Oh. Bago sabi niya, sinisiraan ko. Kaya mo, sinabi niya, sinisiraan ko si Kuya MG. So, sa bibig niya na mismo nang galing, hindi ka nakinig sa akin dyan. Oh. Sino na hinira ako siya? Oo nga, no? Oh, ano? Sinasabi, eh di dapat sinabi niya, ikaw kung ano nung sinabi mo sa akin dyan, tapos kinat mo, dapat ganun, eh, sabi. Baliktad eh, no? Oh, hindi ka nakinig sa akin dyan. Siya mismo nagsabi. Oh nga, no? Oh nga. So, ibig sabihin siyang nanira. Oh. KMG sa'yo. Parang yung kay Tori Libayan. First time niya akong makausap, siniraan niya kagad si Tori Libayan sa akin. Ganun nga siya. Wala. Ganun talaga siya. Grabe. Dito niya siya nagbabago. Wala, hindi na magbabago yung tao. Tapos, delikado yan, boss tayo. Tapos marami siya sinasabi na bakit daw naniniwala sa iyo eh lahat iniwan ka nga daw nung ano mo dahil scripted yung ano mo tapos ang dami mong scripted. Sabi ko, so ibig sabihin scripted din to, ganun ba? Hindi, eto lang ang sasagot ko sa kanya. Bakit naniniwala sa akin? Scripted ko no. Well, ang masasabi ko lang sa kanya, iba na buhay ko ngayon. Ikaw nasa ganyan ka pa rin. Yun lang. Gets mo? Oh, bakit naniniwala sa akin po? Hindi man sa pagmamayabang. Ako ayaw na lang magyabang. May mga property ako, may bahay ako. Ani man sasakyan ko, may pera ako sa bangko, hindi ko kailangan isa prank, para lang magka-views ako. Ang tagal ko nawala sa social media kasi meron na akong sariling pamilya. Pero bumalik ako ngayon kasi sabi natin Tony, mag-reality show ako. Eh siya hanggang ngayon, okay, dimak natin si ganito. Ganun pa rin. Ito, halos 4 years na nagde-debunk. Grabe, andiyan ka pa rin. Ikaw ang paano ka paniniwalaan? Wala ka man lang kaibigan sa sarili, dapat tinatanong sa sarili niya. Paano mo paniniwalaan ang taong miski isa walang kaibigan? Meron daw si Kong! Ayan pa. Ay, nako. Ayoko na kasi madami si Kong dito eh. Hindi ako, basta ayoko na lang din madami talaga si Kong. Kasi syempre, kumbaga si Kong eh, yan eh, isang, ano yan eh, isang foundation ng social media. Hindi na para banggitin ko si Kong. Kasi yan eh, idol ko talaga yan. Kumbaga ayokong magsabi ng kahit ano. Masasabi ko lang dyan, alam ba ni Kong na magkaila? Yun lang. Maganda ending yan. Dyan. Ay, hindi, maganda totoo, basta kayo, totoo. Oo, nagkakasama sila. Siyempre, pumuputis ka sa team payaman, ganito. Alam ba ni Kong? Ako nga, hindi ko alam na magkaibigan kami. Alam ba ni Kong? Hindi, totoo, basta kayo, alam ba ni Kong na kaibigan siya? Baka may nakikisamahan lang siya, pero hindi sila magkaibigan. Siya kasi, kumbaga, friendly si Kong sa lahat, kumbaga. Kunwari, etong chocolate, nakausap niya, ay, chocolate, kumusta ka na? Okay lang ako, Nico David. O yun, etong chocolate, kaibigan ko, ayun na. Ganun siya ang kadesperado magkaroon ng kaibigan. Ganun siya ang kadesperado. Pero isa lang yung claim niya, kapag ka, kung binabasag niyo yung kay Kong, sino na matitira? Isa lang ang ano niyan, wala siya talagang kaibigan. Sinasabi niya kaibigan niya, baka yung taong sinasabi niya na kaibigan niya, hindi alam na kaibigan. Yun nga eh, well, pinagmamalaki, gigil na gigil nga siya eh, na binanggit ni MG si Kong na parang... Lagi niya sinasabi sa akin niya, si Kong, kahit nung nandun pa ako sa kanila, sinasabi niya na sa akin na... Alam ko si Kong, nagpunta doon once, gawa tungkol doon sa aso. Basta hindi ko alam eh. Pero nagpunta siya doon sa bahay nila, alam ko isang... Pero tapos nang wala na, hindi na nasundan. Lagi niya sinasabi sa kanya, pero di naman sila madalas magkausap. Parang siya yung nagahabol para kay... Or parang siya yung nangungulit para kay... Pero parang daw siya. Kay Paul din. Ganun din yung ginagawa niya dati, di ba? Oo, ganun. Kasi kaya... Para sa akin, ewan ko dyan kay Nico David. Kaya nga ang tanong ko, alam ba ni Kong, baka mamaya si Kong hindi na-inform. Kaibigan pala kami. Di ba? Masasabi ko lang dyan. Boss Kayo, masakit ang katotohanan. Ayun talaga yung totoo. Nagagalit siya sa akin. Bakit ba papakinggan? Ako ay scripted. Totoo naman eh. Scripted naman talaga ako noon. Yung mga panahon na yun. Kumbaga totoo. Inaamin ko naman talaga yun. Pero iba na kasi yung buhay ko ngayon eh. Yun ang pagkakaiba. At yun din yung pagkakaiba ng KMG. Oo, lalo si KMG. Diyos ko naman. Kung ako eh, mapera. Mga times 10 ko yan. Tsaka hindi. Ako, napatunayan ko. Sino kaibigan ko? Makagago, Tony Fowler. Tsaka yan yung Bruce ko. Ayan, makagago Tony Fowler ha. Si Ate Tony, ang dali niya mag-iikis ng kaibigan pag plastic sa kanya. Ang dami na nawalan tao sa kanya. Bakit nandito ako? Si Kuya MG sa Ate Tony ang pinakatotoong taong ilala ko. Lalo si Kuya MG. Totoo yan. Hindi para i-push ko siya pa ganun. May camera o wala. Totoo yan. Yan masasabi ko. Hindi tulad niya na i-chat ka pagkatapos ng chat ko, titirahin ka na. Oo, hindi ko makakalimutan yun. Promise yun. Salamat. Hindi, yung ano kasi yun, nasagot mo naman lahat eh.
yung sinabi niyang scripted ka, dapat ka paniwalaan, tama na may sagot mo rin kasi yun din naman sinasabi ni MJ na, oo, oh, dati, pero iba kasi na ngayon. Oo, totoo, totoo, totoo. Kaya nga reality show, eh, di sana, ano, scripted show. di ba matalino siya? Kaya nga gumawa ko ng reality show, reality, katotohanan. Sana gumawa ko ng scripted. Tsaka na yan, sinigo na hindi makamubo niyan kasi hindi niya matanggap na yung taong ako, eh, nandito ako sa channel mo, Boss Gayo. Ayun talaga yung totoo dun. Yeah, yun yung hindi niya matanggap yon, hindi niya matanggap. Nasa bibig ko nang gagaling sa taong nakasama niya noon na hindi siya naliligo, malakas siyang kumain, gagala ko ng pagkain, mabaho yung kwarto niya, wala siyang kaibigan, masakit yung tapos, hirap pa siya maglakad. Hindi niya kaya tanggapin sa sarili niya yon kasi lagi siya nasa comfort zone niya, hindi siya nalabas doon. Kailangan sa comfort zone niya, siya lang yung magaling, siya lang yung ganito, andun lang lagi siya. Ayun yung lumabas doon. Kunwari, ikaw, kung siya lumabas doon, maniniwala ako kapag pinalagang kanya, tinan mo, ngayon, nasusulat pa rin yan. 24/7 yan, lagi, promise. May mga ano yan, nagtatanong-tanong yan sa ibang mga tao. Maniwala ka. Kilala ko yung tao na, well, ako very eh. Very good naman yun kung ganun. Well-researched, di ba? Oo, maniwala ka. Well, ayun na lang. So, yung Boss Gayo, ako eh, dito na rin ha. Salamat, salamat. Rin, eh. Pero, sige, Boss Gayo. Pero gusto ko yung sinabi mo, mayaman siya dahil may sarili siyang mundo. Oo, oh, may sariling mundo niya. Sa mundo niya siya ang pinakamalupit sa lahat. Walang lulupit sa kanya. Salamat. Bye, Boss Gayo. Thank you, Boss Gayo. Salamat.